Tayo po ay magsitayo. Magsiluhod po ang lahat. Tayo po ay magsitayo. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan kaya't dugo'y dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon, marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ninuman. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang na tanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay para mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahihirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan, para mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y ininibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap
siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga kasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ingatan mo nang hindi malupig sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Kaaway ay humahanakat, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kilala'y nagsisilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Subalit, o Poon, aking tiwala ay isa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo. At sa umuusig na sino mang tao.
itong iyong lingkod sana ay linghapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha. Lahat ng sabon ay nagtitiwala. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siya tulad natin. Ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo at awitin natin ang awit pambungad sa mabuting balita. Thank you.
ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Kedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Umaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na nagdala sa mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Tugon nila. Sabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, "Sino ba ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret." Sagot nila, "Sinabi ko na sa inyong, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito." Wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. "Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng alipin yaon na ang pangalay Malko. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala muna kay Anas na biyenan ni Caiaphas na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caiaphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, "Hindi?" Sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus,
Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya. Sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiaphas ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya ay tinanong nila, hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Hindi, sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tenga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiaphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon. Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila, kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo, nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kaniyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito, ngunit ayon sa inyong kaugalian,
dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Sigaw nila. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumapit sa kanya at ang wika, at siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, narito ang tao! Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato, hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus, kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao, pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari! Sumigaw sila, patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipako! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang punong saserdote, wala kaming hari kundi ang Caesar. Kaya't si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya, napasan ang kaniyang krus patungo sa lugar na kung tawagin dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ay ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus, si Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga Hudyo.
Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin, at Griego. At marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, "Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo." Sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko'y naisulat na." Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang hati at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usapan ang mga kawal, "Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi." Nangyari ito upang matupad ang isinaad ng kasulatan, "Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran." Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kaniyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila ito, ngrito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng esopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyok-ayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat. Tayo po ay magsitayo. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali
ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo. Tunay nga ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulus. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa na paglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, narito na naman ang isang Biyernes Santo, araw ng pinakadakilang pag-ibig na nagpabago sa takbo ng mundo at ng kasaysayan. Subalit araw din ng pag-alaala sa pinakamadilim na uri ng kamatayan na maaaring maranasan ng isang tao. Sabi nga ng propeta Isaías sa unang pagbasa, hindi siya mukhang tao. Kung pagmamasdan ang taong pinahirapan tulad ni Jesus, magugulantang ang mga bansa, matitigilan ang mga hari pag nakita nila ang kanilang nabalitaan. Hindi anyong tao ang kanilang makikita. At maaari nating idagdag, hindi yata makatao ang gawin iyon sa kanya. Kaya siya hindi mukhang tao, lulay-luray, dahil hindi makatao
ang naging trato sa kanya. Parang ang tanong, kaya bang gawin yan ng tao sa kapwa-tao? Tayo po'y pumapasok sa misteryo ng kasalanan. Ganyan sumira ang kasalanan at kasamaan. Sinisira tayo at sinisira ang iba sa pamamagitan natin. Kaya tayo po sana ay mangilabot hindi gawang biro ang paninira na kayang gawin ng kasamaan. Ang ating pagkatao ay kayang sirain. At kapag sira ang ating pagkatao, parang napakadali nang sirain din ang pagkatao ng iba. Yan ang puwersa ng kasalanan at kasamaan. Subalit si Jesus ay hindi mukhang tao sa panlabas lamang na anyo. Nagdilang anghel si Pilato nang kanyang iharap sa mga tao na nagsisigawan na kailangang ipako sa krus si Jesus. Sabi niya, ito ang tao. Kung sino yung parang hindi mukhang tao ayon sa mundo, nalitong-lito na siguro si Pilato, pero siya ang nag-usal, ito ang tao. Nasaan ang pagkatao ni Jesus? Bago siya nalagutan ng hininga, sabi niya, nauuhaw ako. Saan siya nauuhaw? Ano ang ibig niyang inumin? Sa ebanghelyo rin na narinig natin, sinabi niya kay Pedro na isalong ang kanyang tabak kasi ipaglalaban siya. Pero sabi niya, wag, ibig kong inumin ang kalis ng paghihirap na dulot ng aking ama. Nauuhaw ako, ibig kong inumin ang kalis na inihanda ng aking ama. Ang kalis ng aking misyon, natuparin ang pagliligtas ng mga makasalanan, kahit na ito'y magdala ng paghihirap. Mahal ko ang ama, mahal ko ang aking mga kapatid, iinumin ko ang kalis ng paghihirap. Sa pag-inom ko sa kalis ng misyon na binigay sa akin ng Ama, iinumin ko ang kalis ng misyon na magliligtas sa kapwa. Nauuhaw ako. At nung tinainom siya ng maasim na suka, sa gisag ng pait at hirap na kanyang dinanas, sabi niya, natupad na. Natupad na ang kanyang misyon. Napawi na ang kanyang pagkauhaw. Para sa Ama at para sa mga umalipusta sa kanya, ibinigay niya ang sarili ng may pagmamahal. Mapait man itong inumin,
kung dito matutupad ang aking misyon. Nauuhaw ako. At hanggat hindi ko ito naiinom, hindi patapos ang aking misyon. Tapos na. Ibig sabihin, natupad ko na. Dakila si Jesus, pero nakakalungkot. Nung siya'y hinuhusgahan doon sa bahay ng punong pare, si Caiaphas, tinanong siya, "Ano ba? Ano ba yung mga pinaggagagawa mo? Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? At ikaw ay dinala rito para paratanganan." Nakakaawa po si Jesus. Grabe ang tiwala niya sa mga kaibigan niya. Ang lalim ng tiwala niya sa atin. Sagot niya sa punong pari, "Lantaran akong nagtuturo, wala akong inilihim. Tanungin ninyo yung mga nakarinig sa akin. Tanungin ninyo." At ang isang nakarinig sa kanya ng malimit ay si Simon Pedro. Pero nung tinanong si Simon Pedro, "Kasama mo siya, no? Kasama ka sa mga kasama ni Jesus?" Sagot niya, "Hindi." Wala nang makakapitan si Jesus. Pati yaong po pwedeng magsabi ng totoo tungkol sa kanya. Tumakas. Natakot. Ang kakapitan na lang niya ay ang kanyang Ama. At ang pag-ibig para sa mga nagtaksil sa kanya. Nauuhaw ako. Nauuhaw ako sa misyon na dapat kong inumin. At pag nainom ko na yan, ganap na ang aking buhay. Iniyukayok na ni Jesus ang kanyang ulo. Hindi bilang tanda ng pagkatalo, kundi tanda na natapos niya ang misyon na binigay sa kanya. Mga kapatid, lahat po tayo may misyon sa buhay. At lalo't higit, may misyon katulad ni Pedro, inaasahan ni Jesus, tayo ang sasaksi sa kanya sa mundo. Pag sinabi niya, "Tanungin ninyo sila, kilala nila ako." Tutuparin ba natin yung ating misyon? Mauuhaw ba tayo na, nauuhaw ako. Gusto kong sumaksi kay Jesus. Yan ang gusto kong inumin. Ipakilala sa mundo, kilala ko si Jesus. Hindi niyo ako mapipigil na magsalita tungkol kay Jesus. O tayo ba'y katulad ni Pedro? Hindi. Hindi ko siya kilala. Mga kapatid, ano ang ating kinauuhawan? Mga kabataan na nandito, saan kayo nauuhaw?
uhaw na uhaw sa video games, parang isang minuto na hindi makainom ng text, uhaw na, parang mamamatay na, parang nasa disyerto na. Hindi lang nasagot yung text, yung email ng kanyang crush, parang kulang na lang ay mamatay sa uhaw. At hindi lang ang mga bata, pati tayong hindi na mga bata, saan tayo nauuhaw? Uhaw na uhaw, gumanti, hindi makapaghintay, hahanap ako ng pagkakataon, makagaganti rin ako. Uhaw na uhaw sa dugo ng kapwa. Diyan ba tayo nauuhaw? Mamaya-maya, lalapit tayo sa krus. Pakinggan natin ang pagkauhaw ni Jesus. Nauuhaw ako para iligtas ang mundo. Uhaw naman tayo, ipahamak ang sarili at ang kapwa. Sa paghalik natin sa krus, mangako tayo, kauuhawan din natin ang misyon ni Jesus. Tumahimik po tayo sandali. Puntahan ang ating puso. Saan ako nauuhaw? At humingi tayo ng patawad sa Diyos kung ang ating pagkauhaw ay napakalayo sa pagkauhaw ni Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin ng pangkalahatan para sa banal na simbahan. Idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib ito sa saan sinukob at upang tayo'y bigyan ng pamamuhay na matiwasay para tayo'y magkasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Amen.
magsiluhod tayo. Magsitayo tayo. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mong ang iyong mga ginagawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa Santo Papa, idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Magsiluhod tayo. Magsitayo tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan umiira lang sandibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan. Upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihang iyong inaasahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan, idalangin din natin si Luis Antonio na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayan ng Kristiyano. Magsiluhod tayo. Magsitayo tayo. Ama naming makapangyarihan,
ang iyong espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga inihandang tao sa pagbibinyag, idalangin din natin ang mga inihandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos, Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisilang. Sa ikapagpatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na puong mahal. Magsiluhod tayo. Magsitayo tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong ipinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang. Sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pagunlad ang aming mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristo'y nananalig upang marapatin ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Magsiluhod tayo. Magsitayo tayo. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo itinalaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
para sa mga Hudyo. Idalangin din natin ng mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Magsiluho tayo. Magsitayo tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Magsiluho tayo. Magsitayo tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas, at kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang sa iyo'y humahanap, ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang paging dapatin sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Thank you.
Magsiluhod tayo. Magsitayo tayo. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan kay masiyahang walang maliw. Ipagkaloob mong kahit may mga di ka nais-nais na balakid, mabanaagan pa rin ang tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nito ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinanggalingan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa umuugid sa pamahalaan, idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugid sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng amang may kapal alinsunod sa kanyang kinalulugdan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Magsiluhod tayo. Magsitayo tayo. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan, sa ikapagkakamit ng kapayapaan at ikapananatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga may tanging pangangailangan, idalangin natin mga kapatid, sa Ama nating makapangyarihan, na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naapi ay mahangos kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paruroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay.
magsiluhod tayo. Magsitayo tayo. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian. Pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan. Paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan, upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Magsiluhod tayo. Magsitayo tayo. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay.
magsiluhod tayo. Magsitayo tayo. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Magsiluhod tayo. Magsitayo tayo. Tayo po ay magsiupo. Oh.
Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong nagliligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambayanang gumanap ng paggunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maaasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Let us all together pray the chaplet of the Divine Mercy. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood,
soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. In atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. In atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Amen. Maari na po tayo ngayong bumuo ng dalawang pila sa gitna sa pagpapahalik sa banal na krus. Gawin po natin ito ng maayos at mapayapa. Dalawang pila po sa gitna.